Paano nyo na-confirm ang calling po sa inyo ng Panginoon na dito po kayo sa bansang Kamuyan? Na-confirm ko siya sa salita ni Lord. Yung that time kasi gusto ko na rin umali sa school, previous school ko. Then that time I'm praying to the Lord, Lord, gusto kong dumago sa'yo and at the same time naman masupport yung family ko. Then nag-open yung access. Actually, that is my first time to attend. In-encourage lang ako or in-invite lang ako ng admin ko to join. Then nag-join ako until nag-attend ako ng training. Then God is always on time talaga na that time I'm asking God if ano yung gagawin ko, kung ano yung next. Yan. Siguro lahat naman tayo, we are seeking God, Lord, what is the next plan that you have for me? Lord, I want to grow, what should I do? So that time, God gave me His word in Luke 10:1. Yung time na sinend ni Jesus yung mga disciples niya. So that, may rema sa akin. Then I keep praying to God. Especially mission abroad, wala akong wala akong experience na paglabas, then mahina din yung loob ko sa paglabas-labas. What more sa abroad pa kaya, malayo sa family. But God encouraged me and strengthened me na lumabas because yun nga yung sa calling niya and at the same time yung gusto kong dumago sa kanya. Then, syempre, kwento ko na rin yung paano ako nakapunta dito. So, syempre, hindi naman smooth. May mga pagsubok, may mga challenges nung bago ako pumunta dito. And the first challenge is to trust God. Lord, para sa akin ba ito? Ako, tinawag mo ba ako for mission or gusto ko lang. Pero yung nakita ko yung hand of the Lord, kung paano niya ako tinulungan. Kasi that time, my family were not Christians. Yeah, they are not support me sa mission. So, unang discouragement, yung sasabihin sa'yo ng parents mo, especially my dad, sinabi niya na hindi kita masusuportahan. But ayun nga, hindi ako na-discouraged, but since na I always pray to God ina-encourage na niya ako through His word and on how He works sa buhay ko. I don't have any finances that time. Na lahat naman po tayo, almost lahat na nagmi-mission, mga nangungutang lang yan. Pero hindi inalaw ni Lord na umutang ako. God gave me His word na makakapunta ka sa iba't ibang bansa na hindi ka mangungutang in Deuteronomy. Yes, I stick and I'm holding that promise to the Lord. And yes, ginamit ni Lord yung sa previous school ko na mag-release ng salary ko previously. Then I use that to buy tickets tsaka on mga transportation at yung mga documents, which is kaya pala tinitipon ni Lord. Yeah, kumbaga God has a purpose kung bakit nangyayari yung mga negative. But may purpose pala si God. Inipon niya for greater purpose. Yun yung for my mission. And priority ng admin yung pera for my mission. Yun nga yung napangbili ko ng ticket back and forth. Then also, trust God na kahit hindi mo pa sigurado kung ano yung mangyayari dito. Like dito, alam, yung pinagpe-pray ko kasi kung sa Emmanuel na ba talaga ako. Wala pa kasi akong assurance na pag tumuloy ako ng mission, dito na ako na official, teacher na ako dito, not yet, hindi pa. So keep praying
then trust God na sa lahat ng bagay. Gusto ko lang mag-encourage sa inyo, if you have a word or you receive anything, something from God, you obey Him. Why? Only one word is enough for you to follow Him. Because one word also will magre-regret kapag na-disobey mo si Lord. Right? God promised us in Jeremiah 29:11 na He knows the plan for us to give us hope and a good future. Lahat pinangarap natin yan. Lahat ng mga nag-mission for sure, pinangarap yan na maganda kinabukasan yung blessing ni Lord. Pero how come na gusto mong mapagpala ni Lord na hindi ka sumusunod? The first one is you need to trust and to obey God, because naka-prepared na lahat yan ni Lord from the start. Kung kailan ka pinanganak ba, kung kailan ka tinawag, at kung kailan ka susunod, nasa atin. You have a choice to follow or not. Mahirap magsisi. And yung lagi ko nga naririnig kay Pastor Gani, yung sayang ba? Yung sayang na word. Yeah, pag sumunod ka kay Lord, hindi ka maghahabol sa blessing. The blessing will always overtake you. At naranasan ko po yan dito sa Cambodia. Kung wala kang pera ngayon, you pray to the Lord, you trust Him. Because His thought is higher than our thoughts, and His ways are higher than our ways. And finally, you should always seek God sa lahat ng decision mo. Alam kasi ni Lord kung ano yung nasa puso natin. At alam ni Lord kung tayo ba ay nag-mission para sa Kanya or para sa sarili natin. So continue to seek God kung ano po ba yung gustong ipagawa sa iyo or sa inyo. Kasi sayang kung mamiss mo yung plano ni Lord sa iyo. Sayang din kung nag-stuck ka diyan, nag-stagnant ka diyan, na imbis na nilalakaran mo na yung mga pagpapalang inilaan sa iyo ni Lord, wala. Nasasayang lahat. Time goes by and by, tumatanda ka, or kung matanda ka ng tinawag ni Lord, pagpapalain ka pa rin once na nag-obey ka eh, right? Always trust God and always pray to the Lord. This is a dream. Our hearts desire.